Isa na namang nakakalungkot na balita, pumanaw na ang isa sa pinakamahusay at batikang aktres na si Jacqueline Jose dahil dito. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Nagluluksa ang local entertainment industry dahil sa nakakagulat na balitang pumanaw na ang multi-awarded na si Jacqueline Jose. Binawian ang buhay si Jacqueline sa kanyang tahanan sa Quezon City nitong Sabado, March 2, 2024 sa edad na 60 years old. Kinumpirma ito mismo ng PPL Entertainment Incorporated, ang talent management na kinabibilangan ni Jacqueline ang malungkot na balita. Hindi binanggit dito ang dahilan ng pagkamatay ng batikang aktres, ngunit nakikiusap ang mga naulila ni Jacqueline na ipagdasal ang kaluluwa ng aktres at bigyan sila ng respeto at privacy upang ipagluksa ang pagpanaw nito. Naulila ng batikang aktres ang kanyang mga anak na sina Andy at Gwen. Mary Jane ang tunay na pangalan ni Jacqueline, nakababatang kapatid siya ng dating aktres na si Veronica Jones. Si Jacqueline ang kauna-unahang Pilipinong nanalo bilang Best Actress sa Cannes Film Festival ng France noong 2016. Nagwagi siya para sa kanyang pagganap sa pelikulang Marosa. Nagsimula ang acting career ni Jacqueline noong 1984 nang ipakilala siya bilang isa sa mga bida ng chikas ng Baby Pascual film sa Associated. Launching movie nila ito ng mga kapwa baguhang aktres. Mula noon hindi na huminto si Jacqueline sa pag-arte. Kahit nagbida sa mga sexy movie tulad ng White is Laverne noong 1985 at Private Show noong 1986, ipinakita niya ang husay bilang aktres kaya paulit-ulit siyang nanalo ng mga acting awards sa lahat ng mga award-giving body sa Pilipinas. Pinatunayan ni Jacqueline na walang malaki o maliit na role para sa isang aktres na punong-puno ng talent dahil nagampanan niya ang buong husay ang lahat ng mga klase ng karakter na ipinagkatiwala sa kanya. Huling napanood ang batikang aktres sa Kapamilya Primetime Series ng FPJ Batang Quiapo kung saan gumanap siya bilang Jail Chief Dolores Espinas. Ngunit bago pa man siya pumanaw ay narito ang kanyang huling mensahe lalo na sa kanyang mga naiwang anak. Nung nasa Siargao na si Andy at nagpaalam naman sa iyo yung isang pang anak, ikaw na lang yung mag-isa. Ayokong pigilan yung mga anak ko sa mga gusto nilang gawin. Nana, it's not gonna be forever that I'm gonna be with you. So, you know, let me live a life. Kanan bunso. Yung lalaki. Can't get... Pag pinapili ako, sino pipiliin ko, anak o karir? Karir. Huh? Yung pagre-resign para sa mga anak, hindi ko kayang gawin yun. Pero ano, patawarin mo kung hindi ko na uulitin. Takot ang nanay sa iyo. Inaamin ko. Paano po yung routine ninyo everyday na nag-iisa lang kayo sa bahay at ang kasama nyo lang ay kasambahay? Nalulungkot pa rin ako. Alam mo, umiiyak ng walang dahilan. Nung time na tinanong ako bakit hindi ako magka-partner, hindi bali na lang. Ganun ko kamahal ang mga anak ko. Kahit buhay ko, ibibigay ko. Maalagaan ka ba ng ipon mo, Miss Jane? Nung na-hospital ako, wala akong ginawa kundi umiyak. Ganito pala, ang hirap ng nag-iisa. Ito may kasalanan ng lahat ng yan. Yung social media. At isa pong napakalaking karangalan po para sa OGDS Channel, ang Maka One-on-One. Ang isa sa mga pinakamahusay na aktres dito po sa Pilipinas. At syempre, ang kauna-unang Filipina actress na nagtagumpay at nagwagi bilang best actress sa Cannes Film Fest para sa pelikulang Marosa noong 2016, Miss Jacqueline Jose. Hello! Ayan, nagkasama kami ni Miss Jane sa Shake, Rattle and Roll 5. Yung pinamagatang anino. Kasama natin first movie ni Ding Dong Dantes. Yes. At dito kami second na nakita ni Miss Jane. Ayan, Miss Jane, hindi ho ba kayo na-offend kapag ginagaya po ng marami, lalo na ng mga bakla, ang punto ninyo o yung... Intonation. Yung intonation ninyo, kung paano kayo magsalita. Hindi. Honestly. Not at all.
Swear. Nakakatuwa nga eh. Kasi ina-exaggerate pa nila. Siyempre, ganun talaga. Ka-level ko na sila, Ate V, Guy, at iba pa na ginagaya sa stage. Bakit ka ma-offend? That's, ano, flattering. Anyway, hindi alam ng iba ha, na si Miss Jane ay matagal ng artista. Hindi kayo unang nag-artista, di ba yung ate niyo? Yes. Si Veronica Jones. Veronica Jones. Opo. Ilan ho kayong magkakapatid? Anim kami magkakapatid. Ang tatlo ay nasa Amerika na. Tatlo na lang kami dito. Bunso, panganay at ako. Pero meron na po bang kaya noon si Miss G? Wala. Ang pamilya niyo? Ang bumubuhay lang sa amin ay ang kapatid ko, si Veronica Jones. Dahil nag-artista si Miss Veronica? Oo, nag-artista siya para buhayin kami. Kasi hanggang ngayon naman, ang pag-aartista ay sagot sa kahirapan. Ah, talaga. Diba? Hanggang ngayon, yun ang inyong paniniwala. Sa lahat, tanungin mo, anong gusto mong maging mag-artista para po matulungan ko ang aking pamilya, maiangat ko sa kahirapan, diba ganun? So, matagal ng ano yun ng mga tao nung araw pa. So, kayo ay binuhay noon ni Miss Veronica Jones? Yes. Paano nung nagsasak? Siya yung breadwinner. When she decided to settle down, not get married, but settle down, she cannot be forever breadwinner. Diba? Bigyan din naman natin ng karapatan yung tao na magkaroon ng sarilang buhay at magdesisyon. Kasi ang pagkaalam ko, din pa lang siya, nag-i-stage show na eh. Talaga. Kumakanta-kanta noong araw, uso yun eh. So nung 15 siya, kayo ilang taon? About 11. So siya talaga literally nagpa-aral sa eh. Oo. So, siya. So nung nag-settle down siya, sino na sumunod na maging breadwinner? Ako. Kaya na. So dahil kayo ay pangalawa. Pangatlo ako, pero yung lalaki namin medyo at that time ay magulo ang takbo ng buhay. At saka hindi siya sa amin naka-base sa isa kong lola. Parang in-adapt siya. But we grew up knowing each other and loving each other. Ako na yung next in line na I have to do something. Kung hindi, paano? Kaya ang nanay ko maraming connection. Baby Pascual, Feli Pascual. At ang kamag-anak ni Mother Lily. Diba noon mga kilala ng mami niya. Oo, dahil kay Veronica Jones. Okay. But there's this search for chicas. Parang walang kinaiba yan sa PBB. Yung down to 100, to 80, to hanggang maging final five. Nakasali kayo doon? Sinali ako ng nanay ko. Siyempre, ayoko. Gusto ko mag-aral eh. So, nagpapatalo ko. Hindi ako maarte. Eh, yung mga judges, sila Armando Lau, sila Edin Estrella. Gusto pala low-key, non-acting. So, lagi ako naiiwan. So, parang gagawin ko para matanggal ako dito. Tsaka, nawi-weirdan ako. Yung iba sumasali, gustong manalo. Ikaw, napipilitan ka lang sumali dahil yun ang gusto ng nanay mo. Pero ayaw mong manalo. Oo, ayoko mag-artista. Oh. Kasi ang kinalakihan ko, ang artista ay Glitz and Glam. Sa ate ko, side, you have to be tall, beautiful, maputi. Hindi ako yun. Ugly duckling ako. Kami magkakapatid. Ako yung malaking bibig, malaking mata, at saka mahihain. Ayaw mo talaga. Ayoko talaga. Kasi nga, ang tingin ko noon, yung I cannot be tall, Wonder Woman look. Hindi ako pang doon. So going back to the reality show na parang PBB. So, nakasali ka sa top 5, pero nalungkot ka. Oo, natuloy yung film ng masama ang loob ko. Kailangan ko lang gawin kasi nanay ko magagalit at saka kailangan tumuloy sa pag-artista para tuloy-tuloy ang income. After Chicas, ginawa ko ang... Chicas yung movie. Yung movie, Chicas. Takaw Tukso, nanalo agad ako ng Orian. Best actress, no? Oo, tayo kami ni Miss Pilar Pilapil. And then, Lino Broca na, White Slavery. Tapos na-recommend niya na ako, Chito Ronyo. So in short, I am lucky enough to have worked with this group of people. Ang nakita ko sa show business ay kakaiba dun sa nakalakihan ko sa ate ko. Dito, hindi kailangan matangkad, hindi kailangan ano. Basta't naiintindihan mo yung ginagawa mo. You have to be very good at that. Ang sa akin, ano ko eh, observant. I'm very, very observant. Magaling akong kumilala ng tao or makipag... Kumilatis. So, nung mga dumating yung mga sexy role na Mirna sa private show ni Chito Ronyo, at saka noon, alam ko na this...